inspiring nitong vlog na to for everyone. Napakaganda nito. From nag-start siya talaga, nakita ko kung nagsimula na walang-wala. And now, ito na siya. Walang tayo ng coffee para medyo palo tayo. So, let's go, guys. Let's go. Let's go to Paps Boy. We're here. Nasa taas siya, Paps. Oh, wow. Let's go. So guys, sakto-sakto, pag-park namin, andito na, the man of the hour. Siya yung tao behind this brand, Paps Barbershop. So guys, napaka-inspiring itong episode na to. Kasi ito si Paps, nakita ko ito nagsimula eh. Nakita ko siya nag-start nung barbero siya sa isang salon. Pangalan ng salon, Sylvester Stallone, di ba? Ngayon yung salon na yun, nagsara. Dito ngayon si Paps, nagtayo ng sarili niyang brand. And ngayon, pakilan mo na ito, Paps. Pakilan mo ng brand siya. Five. Napakagaling itong storya na to. So, papagupit kami, tapos makipag-cookingan tayo sa taas, guys. Cooking. Let's go! Morning, mga Paps! Let's go, Paps. I'm ready. Paps, tignan mo ako. Paps, dito nakilala. Paps, tignan mo yung logo. Siya yan eh. Pakita mo sa'yo, Paps. Paps, yung bigote. Ah! Tapos yung tattoo. Ganyan natin, Paps. At kami, Paps. Lahat kami dito mayroon na, Paps. Lahat na mayroon. Brotherhood na naman. Para kayong gum. Paps, pakita mo sa'yo. Sa brotherhood, Paps, samahan ng mga brothers. Tapos unti-unti, nakapagsimula ka sa isang branch, hanggang ngayon, di man lang. Yun. Nagsara yung salon, tapos sabi ko, magka-try na ako magtayo ng maliit na shop. Oo. Eh, malay mo, pag binihiya ng medyo gumanda, patlaki natin ang loob. Eh, sa ngayon naman, medyo gumanda rin naman yung ano. Una, Pops, naghiram na ako ng pera nito, Pops. Oo, oh, inutang lang ni Pops. Panimula. Sa isang, isang tiyahe namin na may pera. Doon ka naman muna tatakbo. Doon ako, pamilya. Tinulungan naman kami, mabait naman. Sabi ko, yung kikitain ko pa ako dito sa araw-araw, iuhulo ko pa ako sa ito. Ayun naman, binigay naman ng medyo maganda yung kita pa. Kaya within 6 months, naibigay ko pa agad yung utang ko sa kanya. Yun naman. Anong naramdaman mo nung Paps, siyempre? Ito po siya parang... Midge na midge ka nun. Palong-palo sa tawa, Paps. Sobrang masaya. Isipin mo kung nagpatalo si Paps na inisip niya na, ay po, baka mag-apply na lang ako sa ibang salon. Ay, bahala ko nun, Paps. Uwi na ako ng probinsya eh. Ay, buto na lang. Bala ko talaga ng Paps nung uwi na kami ng probinsya. Mag-aalaga ng alaga, Paps, ng baboy. Mga ka na, magpa-farm ka na. Oo, balik sa balik sa pagbubuk eh. Ang galing, Paps, na pinush mo. Oo, kailangan pala talaga, Paps. Nilaban mo yun. Lakasan ng loob lang talaga. Ano yung nag-ano sa'yo nun? Nag-decide na ito, balik sa farm. Ito naman, isang try na Yun, sabi mo, Paps, pag mayroon akong pwesto na may makita ko yung araw na to, na talagang humingi ka ng sign. Oo, may sign kasi, Paps, na ano. Yung pag-iikot ko, Paps, siya may nakita ko isang pwesto, Paps. Yun na yun. Yun na nga yun, Paps. Di ba, una, di ba, naalala mo nun, Paps, na ginagawa yun, na pinapunta kita, na ginupitan kita dun, Paps, eh, na hindi pa tapos yung, Nagpagupit, kailangan ko yan. Kailangan ko lang mag-commits ng araw na yun. Kasi sarado na kami, Paps, eh, yung araw na yun. Kinahanap ko si Paps, eh. Ganun lagi. So, humingi ka ng sign. Oo, humingi ako ng sign, Paps. Yun. Paano mo naramdaman na okay itong store shop? Kasi ako, kung ako yun, Paps, wala akong mata para makita na okay itong... Kasi kung titignan mo yun noon, na plane yun, parang alanganin eh. Grabe, sa totoo lang. Yung lugar kasi namin talaga, yung nakuha ko unang lugar, yung pwesto namin dito sa main brand sa Korea, Paps, talagang malungkot. Malungkot yung place na yun. Sabi ko, bubuhayin ko yun.
Sabi ko rin. Tiwala lang, mantiwala lang ako sa sarili. Dasal, dasal lang kailangan. Ano rin Pops, kutob eh, no? Oo, kasi yung feeling na ito na yun. Oo, may kutob kasi Pops eh, maganda yung kutob eh. Kumbaga, hindi ka bibiguin ng ano. Oo, sabi ko maganda yung kutob na to. Tapos yun, dasal lang ako. Paano ka ba nakilala, Pops? Ano? Matagay mo. Si una si Pico na palpok din. Ah, Pico na pala. Number one endorser. Oh, number one endorser na yan. Yung mga team ng UP Boys na basketball sa Rao. Sila talaga ito. Mike S. The one and only mo na. Siyempre, Paps Bully natin. Talaga. Magkano Paps yung kinapital mo sa una mong pwesto? Ah, sa unang pwesto Paps yung una ko talaga kapital mo na sa umabot din ng 300k. Ano pa yun eh? Yung maliit na space. Maliit pa. Ah, oh. Yung isa pa lang. Kasi yung isa pa lang. Kinuha ni Pops yung katabi. Kasi mura pa nung mga araw na yun. So 300k din yung pitago. Lahat-araw na yun. Ang gupit namin nung Pops. Tandaan na lang umabot ng 20. Oh. 15. Isa panahon ngayon, di ba? Kasi medyo umabot na. Nakaano na lang ngayon. Tumugol na kami ng 200k. Sabi nga namin dito, Pops, hindi naman gupit yung pinabayaran dito eh. Yung cookingan. Yan! Yeah, nakatirahan dito. Kasi yung gupit, pwede mo lang makuha sa iba yan. Oo, kahit sino, marunong gumupit, Pops. Sila, galing gumupit yan. Ang importante lang kasi, Pops, sa nagpapagupit talaga, Pops, sabihin ko sa inyo. Yan ang sikreto, guys. Ha? Ito lang talaga, Pops. Gusto kong maging masaya lang siya habang ginugupitan. Actually, yun nga. Totoo, pag kada gupit mo kay Pops, paglabas mo ng shop niya, mag-aang yung pakiramdaman. Parang nakapaglabas ka, nakapagkwentuhan ka. Kasi, Pops, may relationship ka sa barbero. Kailangan ka, pag lumabas ka, yun ang secret ng Pops. Mati yung ngiti mo, Pops. Smile ka ba? Baga, parang pagsakay mo ng kotse, saan na, cooking na mo, Pops? Nakakooking niya ako, ha? So ngayon, Pops, di ba na yung franchise mo, no? Yep. So, actually ako, to be honest, Pops, ilang ano na rin itang kinukulit dyan. Hindi lang tayo nagkaka-meet up. Matagal mo lang kinukulit din. So, yun, ito, opportunity para mapag-usapan na rin natin. So, ito, pagkano ba, ano, franchise ano natin dito? Franchise fee. Mura lang, Pops. Oo. Magkano? Sa akin talaga, Pops. 800 na yon all in. Sa akin ang training, sa akin yung barbero, sa akin yung construction, lahat na. Gano'ng kalaki yung space, Pops? 20 to 30 square meter yun, Pops. 20 to 30. Tapos ilang upuan na yun? Apat yun, isang manicurista, apat na barbero. Kumbaga, sa 800, wala kang iisipin? Wala kang iisipin. Ready to operate in a month? Yun. Magkabayan ito, Pops? Ready to operate na to. So actually, hindi na masama yun. Halimbawa, lalo na ngayon kung nag-iisip kayo ng gusto nyo i-startup na negosyo, tapos in less than a month, operational na. Yeah. Diba? Pero Pops, ang ano nito, ang returns, ang projected ROI para mabalik yung capital mo. Sa amin kasi, Pops, happier kayo ito na talaga, isang taon na talaga. Kasi sa ngayon nga, kumbaga, mahirap ngayon natin ibalik yung ROI dahil nga sa nangyayari ngayon. Diba? Totoo, the pandemic. Yung pala, kamusta kayo ngayong pandemic? Eh, kasi dati malakas pa kayo. Oo, walang mundo, Pops. Dati talaga, Pops, makikita nyo yung dati namin na shop talaga. Talagang pinag-pina. Ako nagpapareserve pa ako. Oo, pinag-pina. So ngayon, Pops, kumbaga, dating 100%, ngayon, nasa, na lang tayo ngayon. Nasa 40%. Pero okay pa din naman. Okay pa naman. Okay, hindi naman nagkukutong din yung mga barbero na. Meron pa rin, kasi kailangan pa rin matatag. Ano ang split natin, Pops? Halimbawa, ako magkayo. Commission sa barbero per gupit. 40% sila. Bali, 64. Nangyayari. Tapos ang gupit natin ngayon, magkakas mo ka. 200 na pa. 200 na dati, 100. Kasi ano na rin eh. Ang dami na rin. Saan ang kilala lang itong Pops talaga? Sa katami na rin kasi nagkakas sa mga pressure na talaga dito sa ano. Nagmahal na rin. Kaya hindi mo naman sa kamasasabi na ano. Yeah. Nakano na lang lagi ang gupit. Sobrang mahal na rin ang mga pinili. Totoo yan. Tapos sa isang araw, Pops, sa ngayong pandemic, ay mga magkaka-interest. Mga ilang gupit sa average, ilang upuan. Yung mga ngayon, Pops, kasi mga nililipo pa lang sila. Magbago barbershop. Pero sa mga main namin, sa malakas pa rin kami. So may apat ka din. So mga 20 na gupit na average. Pero pag weekend, mas malakas yan. Mas malakas. Mga nasa 30 gupit. Kaya sa main
yung branch namin. Gumugupit pa rin kami doon ng 60 sa araw. Wow. Matas. Kamil. Pero Paps, halimbawa ako, syempre ang pwesto, ako maghahanap eh. Siyempre, anong dapat renta? Rental rate ng maganda? 15 to 20 lang, Paps. 15 to 20 yan. Araw-araw ang renta. Recommended na, Paps. Tapos 20 medyo. Kung medyo may 10 pa, maganda eh. Okay. Yun, oo. Wala ka ng takot. Oo. Ay, nangulin. Eh kung below 10? Ay, siya panalo. Kasi may tatlo ka pupuan. Panalo yung Paps. Dahil siguro kayo ikaw may ari ng place. No? Oo. At saka yung pala Paps, yung franchise namin, may tatlong upuan, may dalawa. Ah, mayroon may package sa pala. Yung pinakamababa, iba sa mga gusto ng sumubo. Oo, oh, may mga ganun naman. Dalawang upuan o tatlo? May mga ganun, pwede namin Paps. Kasi inaano, kumbaga kasi ngayon Paps. Kumbaga negotiable naman. Yeah, negotiable tong ano Paps natin, na pang franchise na to. Ayun pala Paps, gusto ko malaman din ng mga magkaka-interest. Ano ang dapat na mga, tignan nyo ng location? Ano yung mga... Ang mga location na dapat hanapin nyo Paps, yung may maraming tao, maraming subdivision, kagaya ng may eskwelahan. Okay. Para... Eskwelahan? Ito katabi ng eskwelahan? Yan, Paps. Oh, Sanlo, tabi ng Sanlo. Tabi lang ng eskwelahan to. Kaya pag face-to-face na talaga, maganda yung magiging panigurado. Panigurado na yung balik sa atin ang customer. Magandang ano to, magandang location. Yan. Mga ano, no, Paps? Mga palengke. Yan, okay yun. Okay, mga may pure gold. Yan. Masahan, masahan. Basta kailangan, Paps, may parking din. Para naman yung ibang, alam mo naman yung mga customer natin. May sasariling customer, may sasariling sasakene. Yeah. Yung iba eh. Pero lahat naman, lahat kayo talagang... Welcome dito. Welcome dito. Kahit ano ka pa dyan. Ang Paps, kahit sinong magpapagupit talaga welcome Paps. Affordable kasi dito Paps. Yung gupit mo para ka nang nasa mall. Ano, kinukuping ko siya. So ano, maghahanap kami ng pwesto ngayon Paps. Pag may, pagpipray ko rin, maka-check po. Kung mga ano muna siguro, tatlong upuan lang muna. Oo, kahit malito. Search mo. Hindi naman tayo Paps nagayon po sa siya. Kasi hindi naman lahat puro gupit lang tayo Paps eh. May iba rin tayong pang-uwi. Oo, may iba para naman tayong servisyo ang Paps Barbershop. Kagaya ng pagmamasahe, pag-ihilot. Oo, yun, iba rin ang Paps, masahe ng Paps. Oh, may hagod. May manicure din kami Paps ha, may manicure ha. Uy! Siyempre, okay. Mga kasama yung mga boyfriend nyo. Oo, siyempre. Mga white bow. Para makita nila ang cookingan dito. Para isang ano, isang punta, isang tira. Ano dyan Paps eh. Oh, tapos ang ano mo naman dito, binabayaran mo kuryente. Oh, expenses mo. Tubig, hindi naman masyado. Kuryente lang ang malakas dito. Renta mo talaga, kailangan makahanap ka ng mura. Yun, ang ina-advise ko talaga Paps sa renta Paps, yung mura talaga. Mura. Kasi una Paps, ang renta ang pumapatay sa... Lahat naman na nag-negosyo Paps eh. Oh. Ang pumapatay renta eh. Oh. Yun talaga eh. Pero kung maliit lang yung ano natin, yung renta natin. Oh. Balik ka agad ang kikitain. Pero kung may location din sila, ano na meron na sila? Oh, kung kayo, libre kayo sa location. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Kung sa inyo talaga sarili. Pero ako naman kasi sinasabi ko, kahit sa inyo yan, kung magkano yung pinapa-open nyo dyan, yun pa rin ang i-divide nyo, di ba? Kailangan may cost pa rin. I-save nyo pa rin yun. I-cost nyo pa rin na i-save nyo pa rin yun. Naging ano, Korean. Yung Korean look ang mula ngayon kasi. May wax ba tayo? Sige, ikaw na Korean yan. Paps, meron din kami Paps. Oh! Yan ang mga merch. Paps pomade. Ibig ako kayo ng B-roll mamaya. Grabe. Paps, tirahan mo. Ilagyan mo na ano. Gulo-gulo look. Gulo-gulo muna tayo. Siyempre, ano tayo na yan. Day. Relax day lang. Relax muna tayo. Hindi formal lang itsura. Kasi pag medyo pang-formalan, meron naman tayo. Meron tayo. Mga naka-brush upan. Oo. Mga tinilaan ka. Ah! Tinilaan ng kalabaw look. Gato talaga dito, guys. Hindi nilaan ang kalabaw look. Dinaan pa ka, no? Yan yung mga gubit ko dati kay Paps. No. Makapal pa buko ng Paps. Ah, mga hindi lalo. Ngayon, kailangan. Neat. Neat na ngayon, eh. Pero, ako ba naman, Paps, eh. Di pa rin nagbabago. Di pa nga, kumbaga nasa peak. Parang anong nga lang, Paps, eh. Ilan taong anong ngayon, Paps? 24. Pucha, parang... Hindi, joke lang. Di parang nasa 21 ka lang. Ah! 30 na tayo, Paps. 30 ka na ba, Paps? Parang 24 lang. Parang ako, oh, kinu-hooking ako. Hindi na, Paps, hindi talaga. Hindi, totoo nga, mukha akong bata. No? Oh, bagits na bagits ngayon, Paps. Parang walang okay, nagbabago, eh. Para ako nagpagupit sa ano. Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Para ako nagpagupit, Paps, sa ano? Mamahali. Saka mga barbero ko kayo kasi. Ito ang finish, itong pamatay nila guys. Yeah, so, kumbaga icing on the cake. Yeah, ito Paps, kumbaga
Kumbaga ito na yung ano natin, eh, relax na eh, pa-relax-relax so, na ba? Ano ka na, nagupitan ka na, masarap yung kwentuhan, nakuking ka na. Yeah, ito na yung pindot, ito na yung ano. Itong pindot na tinatawag, ito tinatawag na pa-relax-relax. Tawin mo na tayo pa sa paraan. Oh, tawin mo na tayo. Bam! Ito. Tirahan na to. Ito na yung ano, kumbaga. The climax. Kumbaga sa tirahan, ito yung climax. Ito, Paps, yung matamayos yung mga tala. Oo. Tira. Usap mo yan, Paps. Sarap, Paps, pala. Relaxing. Relax yan, Paps. Relaxing day. Yeah, I was peeping. Bam! Oh my God. Naka-sterilize naman to. Naka-sterilize no, yan, Paps. Oo. Oh, saan tayo, Paps? Hindi, actually, pinang ano to nung kahapon eh. Pinang... pinang hoga pa. Hindi, Paps. Pinang singa. Lahat to, Paps, bago to. Lahat bago yan, Paps. So, guys. Ito na yung finished product. Pwede mo nang tingnan, pare. Paikot. Tingnan mo yung fade. Kumbaga, ang tumitira ng mga fade na ganyan. Nag-aaral sa Japan. Korean, eh. Diba? Panalo, guys. Ako masaya ako sa lupit. Paps, ang kini mo. Ay, ikaw, Paps, masaya ako sa nagupitan mo. Ako, Paps, tuwag-tawa ako sa iyo, Paps, dahil sa ngayon nga, Paps, bumaba na yung balbas ko. Dati, Paps, wala akong balbas. Mage, lala naman, eh. Bumaba kong balbaba ng balbas ko. Nagpatato na ako, Paps. Yeah. Ito na yung trademark ko, Paps, eh. Hindi na mawawala sa buhay ko to, Paps. Kumbaga, dito na ako namulat, dito na rin ako malililat. Yeah. Ito, Paps, ano na, closing natin. Mensahe mo sa mga taong nangangarap din, na gusto magsimula, kagaya mo. Pero, alam mo yun, man, nag-hold back sa kanila, natatakot sila magsimula. Mensahe mo sa kanila, lalo na yung pandemic, ang daming ano, pinagdadaanan niya ngayon. Okay. Tsaka gusto magnegosyo. Tirahin mo, Paps. Yeah. Sa lahat ng ano, Paps, sa lahat ng gustong magkaroon ng maliit na shop at kaya nito, pwede naman tayo magsimula sa maliit lang. Mm-hmm. Para hindi tayo masyadong malaking gastusin kasi sa panahon ngayon, masyadong ano eh, kumbaga, mahirap sumugal. Yeah. Mahirap sumugal. Kaya sabi ko nga sa kanila, ay, medyo mababa lang muna. Kaya kung gusto nyo, Paps, magnegosyo ng maliit, sa amin, pwede naman, Paps. Usapin niyo si Paps. Usapin niyo lang ako, yun, usap tayo. Kasi nagahanap naman kami ng maayos na barbero na yung makupunta sa inyo. Kung kayo rin, mayroong mga barbero talaga sarili, ititrain lang namin, tutulungan namin kayo para yung cookingan kasi yung kailangan natin. Yan ang hirap na training. Para hindi talaga umalis sa amin, Paps. Kumbaga, yung diwala ng barbero. Number one. Pagmamahal sa boss, pagmamahal natin sa barbero, yun ang kailangan natin dyan. Para kumbaga magsama-sama tayo habang buhay. Sabi nga nila, wala namang forever eh. Pero sa atin, magkakaroon ng forever. Yeah. Yeah. Diba? Tsaka, hindi naman, pang limang branch na to ni Paps. Mm-hmm. Ang importante dito kasi si Paps tinitingnan talaga yung location. Tapos, hindi nila pinipilit doon sa franchise kung hindi talaga hindi nila kayo papagsugalin. So yun, alam nyo kung saan nahanapin si Paps. Ipa-flash namin dito yung mga locations, yeah, mga branches ni Paps. Pero sa ngayon, ito yung tinututukan mo, no? Tutok muna ako sa mga to sa Jupiter Street, Operational Barangay Bahay Toro, Paps. Palagi nandito si Paps. So, malapit kayo sa San Lorenzo School, sa Circle C. Sobrang matao dito. So, Paps, congratulations. Thank you so much for your time and solid ka, Paps. Natira ako ngayon, na-cooking. Pasisay mo lang tira ko, Paps. Okay, thank you guys. Till the next episode. Ingat, Paps.